Hi guys, welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo itong unit na binibenta ko. Second hand unit. Ang unit na to ay WE High Kappa Dragon 5.1. Ito yung unit. Yan, 2011. May kasama na siyang dalawang magazine. Yung isang stock magazine niya ay 30 rounds magazine. Tapos itong extended mag, 50 rounds naman to. So binibenta ko to guys sa halagang 6,000 pesos. Kasama na tong extended mag. So para may reference kayo, ang presyo nito pag brand new nasa 6,000 yata to 7,000 ngayon. Ayun ang brand nyo ha, 6,000 to 7,000. Tapos itong extended mag, kaka-check ko lang sa Vincent Sabi Shop, 2,500. Ito palang magazine na to, nasa 2,500 siya pag brand nyo. So bibenta ko to lahat. Itong nakikita nyo, pistol, isang magazine na stock, tsaka isang extended mag, 6,000 lahat-lahat na. So kung interesado kayo sa unit na to, comment lang kayo sa baba. Yung mga sure buyer sana, paunahan na lang kung gusto nyong kunin tong unit na to. Iwan nyo sa comment section yung Facebook nyo or cellphone number nyo. Ako ang magko-contact sa inyo para makapag-usap pa tayo ng mas detalyado kung may mga tanong kayo sa unit na to. So ito guys, walang ano to, walang sira, walang damage, cosmetic issues lang dahil nga na-stuck na to ng matagal eh. Ito, tignan nyo to. Yung ano lang, cosmetic issues lang. Ito kasi bakal. Syempre yung bakal, pag tagal nyan, kahit nakatago, ano, fiber optic sight na rin to. Tapos isa pa guys, ano siya, yung guide plug niya sa loob upgraded na. Binilang ko to ng guide plug, stainless na. So yung guide plug niya ganyang kahaba, stainless na yon. So matibay na yon. Yung dati kasi nito, yung stock na guide plug is parang pot metal. So ano nangyari doon, nabasag. Nabasag yung guide plug niya. Kaya binilang ko ng stainless. Nasa 900 yata bili ko dun sa guide plug. So ano nangyari, mahaba yung guide plug, naging short stroke na siya. Short stroke, kumbaga pag naubusan kayo ng bala, hindi na mag-open yung slide niya. Pag naubusan ng bala, hindi na nag-open yung slide niya ng ganyan. Kumbaga kahit wala ng bala, pwede nyo pa iputok ng iputok. Hindi nag-slide lock. Ang reason nun ay, ito, tignan nyo. Ayan. Itong slide catch niya, hindi na umaabot dito sa groove na to. Ayan. Dahil nga, mahaba na yung, ito, yung guide plug. Ayan, kung makikita nyo. Yung guide plug na yan, stainless na yan. So, nung pinalitan ko ng guide plug, mahaba na yung guide plug na yon, hindi na umabot dito. Naging short stroke na siya. So, ayun lang naman, para sa akin, hindi naman disadvantage yon, pero depende na rin sa tao kung advantage or disadvantage yon. So, ayun lang guys. Hindi na siya nag-slide lock. Kumbaga parang ano na siya, parang race gun. Kung familiar kayo sa mga ganong unit. Short stroke na siya, mas mabilis na yung cycle niya pag pinutok nyo. So yun lang naman, wala siyang sira, walang damage. Yun nga, kagandahan, upgraded na yung guide plug. Stainless na yun. Kasi yung, pag yung stock na guide plug, pagkatagalan nababasag. So sa akin nangyari, nabasag. In-upgrade ko yung guide plug, binilan ko halagang 900. So yun guys, kung interesado kayo sa unit na to, 6,000, ulitin ko, 6,000 pesos. Kasama na yung extended mag niya na 50 rounds.
Tapos, iti-testing natin to syempre para makita nyo. Stock magazine. Testing, firing. Extended long magazine, 50 rounds magazine, testing, firing. So yun na guys, nakita nyo yung shooting test natin. Tinesting natin yung both 2 magazine, yung stock tsaka yung long mag. Wala pong issue yung mga magazine natin. So walang leak yan, walang issue, walang problema. So pakita ko uli yung ano, yung ibig sabihin ng ano, yung ibig kong sabihin sa hindi na siya nag-open slide game. Lagyan natin yung magazine, may gas pero walang BBs. Walang BBs yan ha, putok natin. Pakita natin ha. Yan, firing. Ayan o. Wala siyang BBs, dapat mag-open yung slide niya. Pero dahil nga naging short stroke na siya, kahit wala na siyang BBs, pwede nyo pa rin iputok ng tuloy-tuloy, hindi nag-open yung slide. Okay, try uli natin yung long mag para makita nyo na walang issue yung magazine natin. Ayan, walang BBs, firing. Ayan o, diba? Hindi nag-open yung slide. Hammer down. So yun na guys, kung gusto nyo bilhin tong unit na to, paunahan na lang kung sino unang makapanood ng video. Comment lang kayo sa baba. Comment nyo yung Facebook nyo o kaya yung phone number nyo. Ako ang magme-message sa inyo. So yun, ulitin ko, ang presyo ko dito is 6,000 pesos kasama na yung extended magazine na nagkakahalaga ng 2,500. So yun lang guys, thanks for watching.